Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay pakaramdam ninyo ay parang pinagsakloban kayo ng langit na talaga namang napakapaborito kayo ng kamalasan? Alam niyo po ba mga bossing ko na huwag niyo po yung patagalin dahil marami po tayo mga pwedeng gawin para instead po na malas ang dumapo po sa atin ay walang humpay na daloy ng swerte ang maaring mapapa sa atin. Kung kayo po isa sa mga naniniwala sa mga pampaswerte ay mainam na subukan niyo po itong gawin upang instead na tayo ay laging minamalas ay didikitan na po tayo ng swerte. Ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay isa sa mga nakakaranas ng mga ganyang pagsubok. Yung bang feeling ninyo may kakambal kayong kamalasan na lagi na lamang po kayong minamalas. Or kaya kung kayo po isuswertehin ay parang dumadaan lang ito, hindi nag-i-stay po sa inyo. Gusto nyo po ba na mag-i-stay po sa inyo ang swerte at kayo po ay instead na laging mamalasin ay pala palagi kayong suswertehin? Ito pong i-share ko sa inyo ay subok ko na talaga namang napaka-epektibo lalo-lalo na sa mga unang pasok ng Biyernes, Martes, yung mga unahang pasok na ganyan para po maging masagana ang ating pamumuhay. Alam niyo po ba mga bossing ko na ang suka ay isa sa mga pinakamabisang pantaboy ng mga kamalasan po natin. Ganon din ang tubig, asin at asukal. Yan po ay napaka-epektibo mga bossing, higit sa lahat kung kayo ay may paniniwala sa mga gantong mga pampaswerte. Dahil ako po mga bossing ay saludong-saludo sa mga pampaswerte dahil ito lang ang naging dahilan. Kumbaga ito lang ang dinagdag kong sangkap para kung ikukumpara ang buhay namin dati at ngayon ay milya ang pagitan. Ni dati-dati ay makain po'y wala. Diyos ko, talagang nasasairan po kami ultimong pambili ng gas. Sa rice cooker kami nagsasaing. Sawa naman ng Diyos ay hindi pa naman humantong na naputulan ng kuryente. Kaya kumbaga dyan kami nagluluto, naglalaga, panay noodles, panay paglalaga lang ng mga noodles ang lagi nilo namin niluluto sa rice cooker. At talagang sobrang titindi ng mga pagsubok na dumating sa aming buhay mula nang ako bagamat alam ko yung mga pampaswerte pero may pagkamasaway at hindi ko ginagawa. Pero nung sinubukan na ako ng matinding mga pagsubok, ayun, doon na in-apply ko ang aking mga nalalaman. At talagang nagdire-diretso naman po. Kumbaga, nagulat ako sa mga nagaganap. Pero syempre mga bossing, numero uno, panalangin sa mga Panginoon. Tapos, pampaswerte. Para pag halimbawa may dumarating sa ating kamalasan na instead na malas ay swerte ang dumaloy po sa atin. Pagkatapos mag-iisip po tayo ng mga pamamaraan kung paano tayo magtatagumpay sa ating pong buhay. Mahirap po kasi yung kumayod dahil ng kumayod, lahat ng ginawa mo racket ay pero sablay na sablay. Mahirap po ang ganong sitwasyon. Kumbaga tumanda ka na sa pagtatrabaho, lahat ng ginawa mo para sa pamilya mo, pero parang walang nangyayari, parang hindi sapat, hindi sulit ang inyong paghihirap. Ngayon po mga bossing, para maging sulit naman, kumbaga maramdaman nyo naman ang ginhawa, makaahon sa kahirapan, lalo-lalo na sa mga pagkakautang. Yung ba tipo na kikita ka pero yung kikitain mo sa yung sayo talaga at hindi ito ibibigay mo sa iba. Yung ibig sabihin ko po yung uutang ka na malalaki ang tubo na pinagtatrabahuhan nyo po ay sila lamang. Kumbaga, kahit ka ng kayod, nag-OT-OT ka, pero ito, pinagtatrabahuhan mo. Yung taong inutangan mo lang dahil kalaki-laki ng tubo sa kanila. Kaya mahirap po mga ganyang sitwasyon mga bossing. Mangarap po tayo na mabago naman. Yung tipo na tayo yung kakayod at yung ating kinita ay sa ating buong buo. Kasarap po diba ng pakramdam ng ganyan. At alam ko po na kayo po'y nangangarap din ng ganyan. Ay, kung kayo po'y nangangarap din ng ganyan, subukan nyo po ito. Kailangan lamang po natin ng 3 kutsarang suka. Pero ang tubig po natin, mas mainam ay ilalagay nyo ito sa baso na clear na lalagyanan. Yung transparent po yung baso po natin, yung lalagyanan. Lagyan nyo ito ng kalahating basong tubig, tapos 3 kutsarang suka, 3 kutsarang asin, 3 kutsarang asukal. Kumbaga mga bossing, huwag nyo po itong hahayaan na kumbaga itatantsahin nyo na lang yung tubig muna. Or kaya ilagay nyo po muna lahat ang sangkap natin bago saka lagyan nyo po ito ng tubig. Huwag nyo po itong hahayaan na maaapaw po ito. Kailangan meron din siya pagitan ng konti bago doon sa mismong labi ng baso. Ngayon pa mga bossing, kumuha kayo ng isang platito.
doon nyo po siya ilagay. Kasi may chance po ito na lahat po ng asin at asukal ay bumulwak at kumalat po yan sa may ilalim, sa may labas. Kaya kailangan lagyan natin na sapinan natin ng platito kasi baka umabot po ito sa ilalim ay umano po sa sumayad sa inyong pong semento. Negative po kasi yung mga ganon, mga bossing. Kailangan ang asin ay wag na wag sasayad sa may semento. Hindi po tunay yung sinasabi nila na maghagis ng asin sa semento. Hindi po maganda po yon, kamalasan po yon. At instead na swerte ay negatibo po ang mapapasa inyo. Kapag kayo hinagisan ng asin, negative po yan. Kasi ang asin po ay natutunaw. Hindi po yung maganda na sasayad po yan sa sahig. Kaya kung ganun po ang mga pangyayari, kailangan ito po ilinisan muna nating mabuti. At lagyan mo na isang kutsarang suka kapag nalagyan ng asin ang inyo pong sahig. Ang asin ay napakaswerte. Basta ito ay nasa disenting laga. Yan, yung tipo ba na nasa may baso po siya. Huwag po itatapon. Pero swerte po talaga ang asin. Ito pong ating pampaswerte, mga bossing, ay hindi po kailangang maiiga ha. Kailangan, pag napapansin yung lumiliit na siya, pwede siyang balian ulit ng tubig at lagyan muli po ng tatlong kutsara na suka, asin at saka asukal. Tapos lagyan nyo muli ng tubig. Or kaya, paltan nyo na lang po siya. Kumbaga, ilagay nyo po ito sa isang plastic, pati na rin yung platito. Ilagay nyo po yan dyan, tapos ay inyo pong itapon sa basurahan. Or kaya kung halimbawa baka po isipin nyo, naku, mauubos ang aking platito dito. Pwede po kayong maglagay ng halimbawa plastic para hindi lang man po kumatat yung mismong asin sa sahig po. Kasi ano po yan kumbaga lalabas po yung asin at asukal sa labas po ng inyo pong baso. Ngayon po ay huwag po kayong magtatakot sa mga ganong sitwasyon. Yan po ay marami ng mga nahigop na negatibo kaya po nangyari po yon. Ngayon kapag po yan napansin nyo naiiga-iga na, gawin nyo na lamang ilagay nyo sa isang plastic at itapon nyo po ito. Tapos gumawa na lang po kayo ng panibago. Ito po ay napaka-epektibo at kayo po mismo makakasaksi sa mga pagbabagong magagana po sa inyo pong buhay. Mainam na gagawin po ito tuwing Tuesday or Friday na 6:37 hanggang alas 8 ng umaga. Pwede nyo rin po itong gawin sa gabi sa kabilugan po ng buwan. Mainam po ang kabilugan ng buwan ay palaki. Huwag na po kayong gagawa ng pampaswerte sa palubog ang araw, palubog ang buwan. Yan po instead na swerte ay kamalasan ng maaring papa sa inyo. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Mga bossing, minumungkahi ko po kayo kapag po ito'y nagawa nyo na, napagsama-sama nyo na ang sangkap. At kung kayo po ay magwi-wish, ibulong nyo po sa butelya na pinaghalo-halo ng sangkap natin ang lahat ng mga inyong kahilingan, minumungkahi ko po na mula sa inyong puso ang panalangin. Kailangan po ay nanggagaling sa puso, taimtim na panalangin para mabilis matupad ko anuman po ang inyong mga hinihiling. At mas mainam din ito na ito'y po'y sikreto na wala pong kahit sino man ang makakaalam. Ang bawat mga pangarap na may minakakaalam, nagkakaroon ng mga iba't ibang balakid, kaya tumatagal na makamit po natin ito. Kaya mas mainam, hayaan nyo na lamang na ma-amaze sa mga nakakakilala sa inyo dahil sa mga swerteng darating po sa inyong buhay. Yun lang po guys, salamat po!